Kahugot, ito ay part 2 ng kwento ni Linda. Ang part 1 ay nasa Kahugot TV. Kung hindi mo pa napapakinggan ang part 1, maaari sigurong tumawid ka muna sa isa nating channel, Kahugot TV, at hanapin ang kwento ni Linda. Sa mga nakarinig naman na sa part 1 ay narito na ang part 2. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love 2. Kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, noong salubungin namin si Ate Melody sa airport sa Maynila, kasama ko sina Venus na pamangkin ni Kuya Alex. Si Kuya Alex ang driver ng van na hiniram nila at syempre kasama din si Popong. Habang naghihintay kami sa bahaging yun ng airport ay napansin kong napako ang titig ni na Kuya Alex at Popong sa isang napakagandang babaeng kasama sa isang grupo nang nag-aabang din ng pagdating ng kaanak siguro nilang galing ng abroad. Napakaganda nga ng babaeng yun, sexy at matangkad pa. Kausap nito ang isang baklang malaki ang katawan pero napaka-iksi ng shorts. Biglang bumunghalit ng tawa ang magandang babae at sa tunog ng tawa nito ay nalaman naming hindi pala tunay na babae kundi transwoman. Nakita ko sa mukha ng dalawang kasama namin ang pagkadismaya. Alibabay! Narinig kong sabi ni Kuya Alex at saka tumawa. Akala daw niya ay babae. Madadaya ka talaga sa itsura. Komento naman ni Popong at iyon ay tahimik kong sinang-ayunan. Sabi nga nila sa English, looks can be deceiving, at yan ay napatunayan ko rin dahil noong bagong salta lang ako sa Tugigraw. Akala ng mga bagong kakilala ko ay dalaga pa ako or wala pa akong anak. Wala naman akong ginawa para manatiling maayos pa rin ang katawan at itsura ko. Hindi ako tinubuan ng kung ano-ano. Yung mga stretch marks ay kusang nawala makaraan ng isang taon siguro mula nung isilang ko si Bimbo. Well, nakakatuwa na napagkamalan nila akong dalaga. 19 pa lang naman kasi ako noon pero hindi ko ikinaila kahit kailan at kahit kanino na may anak na ako. Maging sa mga magulang ni Popong noong unang pagkakataon ko pa lang silang makaharap. Mula kasi sa airport ay nagbiyahe na kami pauwi ng Cagayan pero dumuan muna kami ng Lapas, Tarlac upang ipakilala din si Ate Melody kina Ate Lorraine. Sa van pa lang noong nasa Maynila pa kami ay nasabi na ni Ate Melody na hindi na siya babalik ng abroad at gusto niyang magnegosyo pero wala siyang alam na business. Kainan, sabad ni Kuya Alex noon. Hindi naman ako marunong magluto. Sagot ni Ate Melody sa kanilang dialect na ibanag na syempre ay hindi ko pa naiintindihan noon. Trinanslate lang sa akin ni Popong na siyang katabi ko noon. Yang si Linda, cooker yan. Sabi ni Kuya Alex, cook? Pagtatama naman ni Venus. At doon na nagsimula ang idea nga na magtayo kami ng karinderya. Kaming tatlo ni na Venus at Ate Melody, share-share daw kami sa kapital. Sabi ko wala akong maibabakas pero agad akong sinuportahan ni Popong. Meron na, maglalabas ako sa ipon ko. Sabi niya. Bahagi akong naantig noon dahil boyfriend ko pa lang siya pero sa kanya na manggagaling ang pangbakas ko sa kapital. Ang totoo, hindi ako lubusang sumang-ayon noon sa sosyohan na yon dahil kaya lang naman ako sumama sa kanila sa Cagayan ay para ma-meet ang magulang ni Popong. Hindi ako magtatagal doon dahil may anak ako at tumutulong nga din ako sa kainan ni Ate Lorraine sa Lapas. Kaya lang pagdating namin ng Tugigraw ay parang naging napaka-refreshing sa akin ang bagong paligid at mga bagong tao na noon ko lang na-meet. Napakabait din ang mama ni Ate Melody, pati ang tatlong kapatid niya. Wala silang ama Kuya Bono, sumakabilang bahay daw ito. Mga bata pa raw sila nung iwanan sila ng tatay nila. Sa bahay kasi ni na Ate Melody sa Karitan kami tumuloy noon. Napakaraming tricycle na pare-pareho ang disenyo
magkakaiba lang ang kulay. Nung isama naman ako ni Popong sa bahay nila, kasama din namin si Venus noon, maayos niya akong ipinakilala sa pagsasabing, siya ang sinasabi kong nobya ko. Nakita ko ang mga titig nila sa akin at kay Popong. Tahimik sila at bago pa sila makapagsalita ay nagmano na ako. Pero ang papa ni Popong ay hindi nakapagpigil. Anong gayumang ginamit mo dito, Pong? Sabi niyang nakangiti. Sumigunda naman si Kuya Val, kuya ni Pong. Parang nananaginip lang ako ah. Ang gandang dalaga nito para patulang katol. Ah, hindi ako dalaga. Malakas mong sabi pero sinikap kong ngumiti. May anak na po ako. Napatitig ulit sila sa akin at muling natahimik. Pero binasag yun ni Kuya Val sa pagsasabing, kahit na, jackpot ka pa rin, Pong, kung makakatuluyan mo siya. Nasa bahay naman kami ni na Venus noong masolo ko si Popong at sinita ko siya. Di ba sabi ko sa iyo noon pa na sabihin mo sa pamilya mo na hindi ako dalaga, na may anak na ako? Hindi na kailangan yun. Anong hindi? Nakita mo ba kung gaano ka-awkward kanina? Nagulat sila sa sinabi ko, nadiswaya sila. Hindi sila makikialam sa gusto ko, Linda. Ni hindi ko rin hihingi ng permiso nila para mag-asawa. Naturingan lang na pamilya ko sila pero ang ambag lang nila sa buhay ko ay yung apelido ko at yung pagpapalaki nila sa akin nung maliit pa ako. Pero hanggang elementary lang nila ako pinag-aral. Ako na ang nagpaaral sa sarili ko sa high school hanggang vocational. Bakit ngayon mo lang kinuwento yan? Kasi ang plano ko, ang nai-imagine ko, Linda, ikaw lang at ako. Walang ibang makikialam sa buhay natin. Pero pamilya mo sila. Ang sagot ni Popong ay parang napilitan lang niyang bigkasin. May pamilya ka rin naman, di ba? Pero iniwan mo sila. Nung magkwento ko sa akin tungkol sa pamilya mo, hindi lang ako umimik pero sabi ko sa sarili ko, pareho pala kami. Noon ay natahimik din ako, Kuya Bono. Napagtanto ko na iba ang mga lalaki kumpara sa mga babae kapag nagkwentuhan. Usually ang mga babae, may ibabangkang kwento para hindi maiwan sa kwentuhan. While ang mga lalaki kung minsan, parang nakakabawas sa pagkalalaki nila ang pagiging madaldal. Ganon si Popong, Kuya Bono. Hindi siya makwento, hindi masalita. Pero alam niya kung kailan siya dapat magsalita at magpaliwanag. Kadalasan kapag kami lang dalawa at walang ibang nakakarinig sa usapan namin. Sa Barangay Tanza nakatira si Popong sa compound ng boss nila kasama ang iba pang driver at pahinante ng trucking business ng mga amo nila. Isinama niya ako noon doon nung hapon ding yon. May sarili siyang kwarto, maayos at malinis, may TV at component pa, maliit na ref. Pero ang una mong mapapansin ay ang sofa na kulay red at may dalawang throw pillows na may disenyong kalahating puso at kapag pinagdikit mo, parang magiging isang puso na ito. Noong pumasok ako sa kwarto ni Popong ay magkahiwalay ang dalawang throw pillows na yon at hindi nakaayos. Dinampot ko ang mga yon at pinagdikit. Napansin kong pinagmamasdan pala ako ni Popong at noon, siya ay nakangiti. Tumayo ako sa harap niya at ang sabi ko, hindi mo ba kaya yakapin? Bahagya pa siyang umatras at ang sabi, mamaya, hindi pa ako naligo eh. Noong lumabas siya ng kanyang kwarto na may hawak ng mga damit, tuwalya at sabonera, binuting-ting ko pa ang mga bagay-bagay sa kwarto niya. Napansin ko ang isang pile ng magazine sa ilalim ng maliit na mesa sa tabi ng kama niya. Napakaayos din ang pagkakasalansa ng mga magazines na yon. Lifestyle, Vogue at Mega ang una kong napansin at malikot ang isip ko noon na baka ang nasa ilalim noon ay baka Bold magazines na pero nagkamali ako.
At nangibabaw sa isip ko ang pagtataka kung bakit may collection siya ng mga pang-social na magazines na yon. Kinuha ko ang tatlo at siya kong pinapanood sa sofa habang hinihintay si Popong. Pagpasok niya ay nakabihis na siya. "Bakit may collection ka ng mga to?" tanong ko. Yung paborito kong ngiti niya, yung alanganing ngiti na may pakamot ng konti sa batok niya ang nakita ko sa kanya. "Hindi sa akin yan, na hindi ko nga binubuksan yung mga yan eh." "Eh kanino mga to?" Hindi kagad siya sumagot. Isinara ko ang magazine na hawak ko at ipinatong sa dalawa pang nasa ibabaw ng maliit na center table tsaka ako tumitig kay Popong. "Ikukwento ko rin talaga sa iyo, Linda, pero tumatiming lang ako." Bumigat biglang dibdib ko Kuya Bono at noon parang gusto kong umiyak. "Sorry, Linda." "Okay. Umupo ka dito. At kahit abutin tayo ng gabi hanggang madaling araw, magkuwento ka. Wala kang ibang gagawin ngayon kundi magkuwento. Lahat ng dapat kong malaman tungkol sa'yo, ikuwento mo. Umupo ka dito, Popong. Upo." Nakadaba ako ng pagkainis kay Popong noon, Kuya Bono, dahil halata kong ayaw niyang magkuwento. Nakaupo lang at hindi makatingin sa akin. "Ano na, Pong? Naghihintay ako, magsalita ka." "Hindi lahat, Linda, dapat mong malaman. May mga bagay na iyo kong ipaalam sa'yo." "Ano? Bakit? Ako, Popong, alam mo na lahat ng tungkol sa akin." "Hindi ko hiniling na magkuwento ka, Linda. Nung makilala kita, wala akong pakialam sa nakaraan mo. Basta mahal kita at kahit ano pang nakalipas mo, baliwala sa akin. Sana ganun ka rin." "Nag-aaway ba kayo?" Biglang sulpot ni Kuya Alex sa pinto. "Kanina pa ako dito. Ngayon pa ba talaga kayo magkakaganyan?" "Ayaw niya magkwento, Kuya Alex eh. Karapatan kong malaman lahat-lahat habang maaga." "Hindi na nga mahalaga yung nakalipas, Linda. Ang mahalaga yung ngayon." "Magkwento ka na, Pong. Ganyan talaga mga babae. Hindi sila matatahimik hanggat hindi nila alam ang lahat." Hindi pa rin umimik si Popong, Kuya Bono. "Okay, ako na nga lang magkukwento, Linda. Dahil kami naman lagi magkasama niyan. Alam mo dati, dito, ang tawag sa amin ay dos pendejos. Dahil halos sabay kaming iniwan ng mga asawa namin." "Asawa?" ulit ko. "Siya, asawa niyang ate ko, dati. Pero ako, kalibin ko lang." "Ay, ikaw na magkwento." Sabad ni Kuya Alex. "Sige, ikaw na." Sagot ni Popong. "Dito sila nakatira dati ni Meldy. Doon naman kami ng ate nito. Unang nagloko ang misis ko. After 1 week, si Meldy naman. Itong mga ito, mga kaartihang ito." Turo ni Kuya Alex sa sofa, sa throw pillow at mga dekorasyon sa dingding, maging ang mga magazines. "Kay Meldy lahat yung mga yan. Ambisyosa sila, materialistic. Nakakita ng mayaman kahit matanda at pangit, iniwang kami." "Oh, hanggang doon na lang." Sabad ni Popong. "Ikwento na natin lahat para matapos na." Sagot ni Kuya Alex. "Itong si Popong, mahal na mahal niya yung malanding babaeng yun. Nagpabarangay pa dahil maraming utang si Meldy. Siya mismo bumabali sa amo namin kapag nainip ito at gustong mag-shopping ng kung ano-anong wala namang katuturan. Nabaon yan sa utang. Kaya napabarangay. Hindi naman siya sinipot ni Meldy dahil sumama na sa matandang pangit na Australiano. Pero nagpadala ng pera si Meldy dyan kay Popong, 2 beses na tig 40 mil. Eh yung utang ni Meldy nasa 30 mil lang. Yun pala, may balak si Meldy na bumalik sa kanya dahil hindi siya maligaya sa piling nung matandang Australiano. Makaraan ng 1 taon, umuwi si Meldy at dumiretso dito. Pero may ibang kalibin na si Popong noon, si Catherine, na halos mapatay ni Meldy nung naabutan dito. Na-hospital si Catherine at yung perang pinadala ni Meldy noon ang ginastos sa ospital dahil tumakas naman si Meldy.
Kaya masaklap, 17 anyos lang noon si Catherine kaya muntikang nagkakaso itong si Popong. Mabuti na lang at napakiusapan ko ang magulang ni Catherine. Inilayo na lang nila si Catherine kay Popong noon. Isang taong nagmamariyang palad lang iyan dahil hindi na nang babae ulit. Hanggang sa nakilala kanya na. Ang bastos naman ng Kuya Alex. Sabad ko. Nako, hindi naman na tayo virgin lahat dito. Sagot ni Kuya Alex at nung tingnan ko si Popong ay bahagyang nakatalikod pero halatang nakangiti. Yun na yun? Tanong ko kay Kuya Alex. Bakit? Gusto mo bang malaman kung gaano siya kadalas magganon? Hindi ko bilang pero kung minsan habang binabagtas namin ang SETEX, gumaganon yan. Ngayon, sabihin mo nga sa akin kung nabawasan ba yung pagmamahal mo sa akin. Sabad na tanong naman ni Popong sa akin. Ewan ko Popong pero ang totoo, mali pala ako sa pagkakakalkula ko sa'yo. Akala ko isa kang mahihain at inosenteng lalaki. Hindi naman pala. Kulang lang siguro ako sa pagmamahal dahil 12 anyos pa lang ay sinarili ko na ang buhay ko. Mas magulo ang pamilya namin kaysa sa pamilya niyo, Linda, kaya pinili kong humiwalay sa kanila. Hindi lang si Catherine at Meldy ang lumoko at nagpaasa sa akin. Marami pang iba nung teenager pa ako. Pero heto ako. Umaasa pa rin darating ang totoong magmamahal sa akin. Ang totoo, hindi ako umaasang ikaw na yon, Linda. At oo, handa pa rin ako maloko at maiwan. Kasi 24 pa lang naman ako. Alam kong marami pang darating sa buhay ko. Naliwanagan din ang isip ko nung hapong yun at nawala ang pangit na impression ko tungkol kay Popong. Kinagabihan ay bumalik kami sa barangay ni Ate Melody sa Caridad dahil nagkaroon ng handaan. Nalasing sina Popong. Naging makulit siya at muntikan pang may makaaway na isang kainuman. Naayos lang din ang mga mas nakatatanda, though hindi ko matandaan kung ano yung ugat ng away nila dahil hindi ko nga naiintindihan pa noon ang ibanag nilang salita. Kumalma din si Popong at nangulit ng umuwi sa Tanza. Pero parang pasimple si Ate Melody noon, hinila ako sa kusina nila at ang tanong, "Doon ka ba matutulog sa Tanza?" Tanong niya sa akin na ang place ni Popong ang tinutukoy. "Oo yata ate," sagot ko. "Dito na lang, doon tayo sa kwarto ko." Nagtaka ako ng Kuya Bono kasi banaag ko sa mga mata ni Ate Melody na parang ayaw niyang sumama ako kay Popong. Sasagot pa lang sana ako ng, "O sige Ate Melody, dito na lang ako matutulog." Pero biglang nagkagulo ulit sa labas. Maingay sila at nataranta si Ate Melody. Paglabas namin ay may rambulan na at kasama si Popong sa mga nakibabag. Nataranta din ako pero nung aktong lalapit ako sa kanila ay hinarangan ako ng nanay ni Ate Melody. "Neng, halika na lang sa loob," sabi niya sabay hila sa kamay ko. Sa bintana na lang kami noong nakiosyoso sa mga nagkakagulo at kitang-kita ko kung paano kinaladkad na mga mas nakatatanda si na Kuya Alex at si Popong. Muli kaming lumabas ni Nanay Miling, nanay ni Ate Melody noong wala na ang mga lalaking nagrambulan. Usap-usap ulit si Nanay Miling, Ate Melody, Venus at iba pang kamag-anak ni Ate Melody gamit ang kanilang salita. Pero nagtatagalog si Ate Melody noon at ang sabi, "Ganun talaga si na Kuya Alex kapag nalalasing. Nagiging war freak sila." Matapos kaming mag-ayos sa labas, maghugas ng mga kasangkapan ay pumasok na kami sa kwarto ni Ate Melody at doon ay marami pa siyang naikwento sa akin tungkol kina Kuya Alex at Popong. Pero sa dulo ng kanyang kwento ay nasabi niyang mababait sila kung sa mababait. Pero may mga bad sides sila. At normal lang naman yun sa tao pero Linda, kung mahal mo naman talaga si Pong, tatanggapin mo yung bad side niya, di ba? Thank you.
Noong mga sumunod na araw ay finalize na namin ang tungkol sa pagbubukas namin ng karinderya. Matao ang lugar ni Ate Melody at medyo malapit sa isang public university kaya't nai-imagine ko na talagang maraming kakain sa amin. Nagbiyahe na ulit noon sina Kuya Alex at Popong at ako naman ay bigla kong na-miss ang anak ko kaya't umuwi muna ako ng lapas. Nag-bus na lang ako noon. Dalawang linggo ako sa Tarlac nang dumating si Ate Melody na nakasakay ulit sa van na pinangsundo noon sa kanya sa airport. Si Kuya Alex ulit ang nag-drive at syempre kasama din sina Popong at Venus. Niyaya nila ako sa Maynila upang bumili ng mga kasangkapan sa pagkakarinderya. Bidalita nila sa akin na itinatayo na daw ang karinderya at ang mga kasangkapan na lang ang kulang. Noon din ibinigay sa akin ni Popong ang 15,000 pesos na siyang pinang-share ko sa kapital. Kaya't binuo ko na rin noon ang aking desisyon na sa tugig raw na talaga ako titira. Nakitulog kami noon sa pinsan ni Ate Melody sa Maynila pero noong madaling araw ay nagbiyahe din kami papuntang Cagayan. Dumaan kami sa lapas at nagulat ako dahil alas 4 pa lang ng umaga ay gising na si Ate Lorraine. Yun pala ay nandun din si Ate Margie na bumili ng walker ni Bimbo. Noon ko sinabi sa kanila ang tungkol sa pagtira ko muna sa tugig raw. Parang nalungkot si Ate Margie noon at si Ate Lorraine naman ang sabi ay, isasama mo ba si Bimbo? Hindi ako nakasagot kaagad pero ang balak ko talaga ay iwanan muna sa kanya ang anak ko. Paano ka makakapagtrabaho doon kung may alaga kang bata? Tanong naman ni Ate Margie. Iwanan mo na lang dito si Bimbo, Linda. Wala namang anak si Lorraine at kung maaari, huwag mo sanang ilayo sa akin ang pamangkin ko. Noon ay tumingin naman ako kay Ate Lorraine. Okay lang ba ate kung iwanan ko muna sa iyo si Bimbo? Ay, oo naman. Parang anak ko na rin to eh. Sa totoo lang Kuya Bono, yun naman talaga ang balak ko. Iwanan sa kanila muna ang anak ko pero hindi ko mawari kung bakit nung umagang yun ay parang ang bigat ng dibdib ko at tila kinukutoban ako ng masama. Yung parang may mangyayaring pagsisisihan ko sa huli. Pilit ko lang winaglit ang masamang kutob na yon sa pag-iisip na mahal nila ang anak ko at alam kong aalagaan nila ito ng husto. Pero yun pala ay mawawala sa akin ang anak ko. Maayos kami nakapagbukas ng karinderya, Kuya Bono. Buwan ng Hulyo noon kaya't marami talagang estudyanteng kumakain at nagti-take out ng mga ulam namin. As in kapag tanghali, hindi kami halos magkanda ugaga sa dami ng customers at ako ang pinakapagod dahil tagaluto na ako pero tumutulong pa rin ako sa ibang gawain. Mabuti na lang at nung magtagal ay nagpresenta si Ate Melody na sila na lang ni Venus ang mamamalengke kapag madaling araw para hindi ko kailangang gumising ng sobrang aga. Kapag tapos na ako sa pagluluto, nakakapagpahinga ako at kapag peak hour ng kainan, alas 11 ng umaga ay tutulong na ulit ako. At habang nasa karinderya ako ay natatanaw ko naman si Popong sa kanyang car wash. At para kaming nagliligawan pa lang sa tinginan at ngitian namin. Parang nawawala naman yung pagod ko kapag nakikita kong ganon si Popong. Kina Ate Melody nga pala ako noon nakitira ko yung Bono.
Siya ang kumontra sa gusto ni Popong na sa tanza ako titira kasi nga maaga ako dating gumigising para mamalengke. Si Popong naman ay biglang umupa ng kwarto malapit kina Ate Melody tsaka nagpatayo ng car wash sa halos tabi lang ng karinderya namin. Nakita ko ng umagang yun ay binababa sa tricycle lang pulang sofa mula sa kwarto ni Popong sa compound ng amo nila sa tanza. Kay Ate Melody ko sana itatanong pero naunahan niya ako. Diyan na pala titira si Pongo. Nag-resign na pala dun sa tracking. Talagang babakuran ka na yata niya, Linda. Hindi ko alam kung paano ako magre-react noon, Kuya Bono. Napapansin ko lang kasi noon na habang nagtatagal na parang inilalayo ako ni Ate Melody sa boyfriend ko at umaakting siya na parang dalaga ako at kailangan niyang maging overprotective sa akin. Nasabi ko yun sa kanya isang gabi nung nakahiga na kami sa kama niya. Naisingit ko yun sa kwentuhan naming tungkol sa pinakabit ni Popong na karatula ng car wash niya, Emer Paul Car Wash. Paul ang totoong pangalan niya, Kuya Bono, at Emerlinda naman ako. Para na kayong iisa, sabi na Ate Melody noon. Hindi ako nagsalita hanggang siya ulit ang nagbitaw ng salitang, talaga bang nasa ganong level na kayo, Linda? O si Pong lang ang nag-a-assume na ganon na kayo? Ate Mel, mahal namin ang isa't isa. At baka nakakalimutan mo, hindi na ako dalaga. May anak na ako. Hindi ko na kailangan magpaka-conservative pa. Linda, hindi lang naman katawan mo ang dapat mong ingatan, kundi lalo na ang puso mo. Napatingin ako kay Ate Melody noon. Muli siyang bumira ng, oo, alam ko. Sinasabi nilang kaya ako tumandang dalaga ay dahil sa kawalan ko ng tiwala sa mga lalaki. Pero sinasabi ko lang ito sa iyo, Linda, dahil ayokong magsisi ka sa huli. Ate Mel, may alam ka ba tungkol kay Popong na hindi ko alam? Tanong ko at ang sagot niya, ayokong sagutin yan kasi baka lumabas na sinisiraan ko siya. Basta Linda, huwag kang magpadalos-dalos. Mag-isip ka rin ng makamilyong beses kung kailangan. Noon ako nagsimulang mag-effort para maintindihan at makapagsalita rin ng ibanag. Kasi napagtanto ko na para akong tanga kung minsan na nakikitawa na lang kahit hindi ko naman naiintindihan ang kwentuhan nila. Madalas naman sila magtagalog pero si Popong kasi nagtatagalog lang kapag ako ang kausap niya. Gayunpaman ay habang tumatagal Kuya Bono ay nagugustuhan ko na talaga sa tugigiraw. Kapag Linggo ay sarado kami pati ang car wash ni Popong kaya nakakapamasyal kami matapos magsimba. Naglabas siya noon ng motor na siyang sinasakyan namin sa kung saan saang pinupuntahan namin. Unang pagkakataong may mangyari sa amin ni Popong Kuya Bono ay sa isang maliit na hotel sa Lalo, malapit sa Magapit Bridge. Kasi biglang umulan noon ng malakas kaya kami napa-check-in. Noon ko lalong napag-desisyonan Kuya Bono na pakasalan na talaga si Popong dahil sobrang nasiyahan ang katawang lupa ko sa husay ni Popong sa kama at may kalakihan pa ang kanyang kargada. Pakiramdam ko nga noong magtalik kami ay parang first time ko lang. Nagawa ko pa siyang biruin noon ng Pong, nakuha mo na ako. Kailangan mong panindigan to. Ngumiti at ang sabi, hindi mo kailangan sabihin yan. Kung gusto mo, bukas na bukas, ilalakad na natin ang papel natin para magpakasal.
Limang buwan pa naman ang lumipas, Kuya Bono, bago ko napagdesisyon ng umuwi muna upang kunin ng birth certificate ko at parental consent mula sa magulang ko dahil 20 pa lamang ako noon. Oo, Kuya Bono, parang hindi ko namalayan na 4 na taon na palang hindi ko nakita ang pamilya ko at wala silang alam tungkol sa mga nangyayari sa buhay ko. Pero bago ako umuwi sa amin sa Kapas ay dumaan muna ako sa lapas. At pagpasok ko pa lang sa karinderya ni Ate Lorraine ay tila nakakita sila ng multo nung makita nila ako. Matapos ng tila pagkagulat ni Ate Lorraine ay sinalubong niya ako. Hinawakan ang kamay ko at ipinasok niya ako sa bahay nila, diretso sa kwarto niya at tila may nerbiyos na sinabing, "Linda, wala na dito ang anak mo." Hindi ko alam kung magkakutsabang magkapatid na yon. Kinuha ni Margie si Bimbo dito, 2 linggo na ang nakakaraan. Ipapakita lang daw niya kay Balong yung anak mo, pero bumalik dito si Margie after 2 days at sinabing tinanghi ni Balong ang anak mo. Nung oras ding yun, Kuya Bono, ay nagbiyahe ako pa mabalakat upang makausap si Ate Marjay. Kahera pa rin siya noon sa grocery store, pero kahit nasa duty siya ay kinausap niya ako. "May cellphone ka na ba, Linda? May cellphone na kasi si Balong eh, at binigay niya sa akin ng number niya pero wala naman akong cellphone." November 2004 noon, Kuya Bono, at noon uso yung mga Nokia 3310 at 3220, pero wala pa kaming mga cellphones noon ng mga kasamahan ko sa Tugigraw. Sa kwento ni Ate Margie, kinuha daw ni Balong si Bimbo nung hapon ng day off ni Ate Margie kasi naglalabas si Ate Margie, pero hindi na ibinalik ni Balong ang bata. Ang tanong ko noon, saan kaya niya dinala ate? Baka sa bahay nila Ate Jeneline. Malabo yun kasi nagkakalabuhan na sila ni Jeneline. Yun lang ang sinabi sa akin, pero ayaw yung magkwento kung saan sila nakatira, kung may iba na ba siyang kinakasama. Linda, kailangan nating magkaroon ng cellphone para matawagan natin si Balong. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay hindi ako masyadong kinakabahan sa pagkuha ni Balong sa anak ko. Likas na mag-iliw sa bata si Balong. Natatandaan ko ang maraming pagkakataong naaliw siya sa mga baby noong kami pa. 17 years old nga lang kami nung magpresenta pa siyang maging ninong ng anak ng kaibigan niyang nakilala lang niya dahil suki ito sa gasoline station na pinagtrabahuan niya. Siya si Kuya Mandy. At pinuntahan ko siya kinabukasan nun, Kuya Bono, dahil alam ko kung saan siya nakatira kasi kasama ako nung binyag ng anak nila. Ayon kay Ate Melissa na asawa ni Kuya Mandy ay dumalaw nga daw si Balong kasama ang anak ko ilang araw na ang nakaraan. Tuwang-tuwa nga daw ang anak niyang si Sylvia kay Bimbo at umiyak pa si Sylvia nang umalis na si Balong. Ate Melissa, anong napansin mo kay Balong? Tanong ko noon. Eh di masaya siya. Halatang mahal na mahal niya yung anak niya. I mean yung itsura niya. Yung tipo bang kaya niyang buhayin yung anak ko. Noon ay tinitigan ako ni Ate Melissa. Teka lang, nalilito ako, Linda. Bakit mo tinatanong yung ganyan tungkol sa asawa mo? Hindi ko siya asawa, Ate Melissa. Tinangay niya nang walang paalam sa amin yung bata. Ha? Hindi ba kinagkatuluyan? Hindi, ate. Mahabang kwento, pero tinangay niya yung anak ko at kaya ako nandito dahil hinahanap ko sila. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Ay, hindi eh. Pero ewan ko kay Mandong kung alam niya. Itatanong ko pag-uwi niya. Pero yung tanong mo kanina kung kaya niyang buhayin yung anak mo,
Oo. Mukhang big time si Balong eh. May mga alahas siya, makakapal na kwintas at bracelet na gold at may kotse siya. Sa loob ng kotse niya, nakita ko yung mga shopping bags na naglalaman ng mga damit at laruan ng bata. Mga bagong bili. Mga nakasupot pa nga. Ganun pa ate? Oo. Oh. Hindi ko talaga alam ang kwento niyong dalawa. Ganun pa lang nangyari sa inyo. Ganito na lang. Kung gusto mo, dumaan ka sa office ni Mandong at itanong mo sa kanya kung saan nakatira si Balong. Eh ate Melissa, may cellphone ka na ba? Wala eh. Sino ba na mabibili ng cellphone eh, napakamahal? Eh si Kuya Mandy po. Wala pa rin pero nag-iipon siya. Baka next month pa yun makakabili. Dumaan nga ako sa office ni Kuya Mandy, Kuya Bono pero wala din siyang idea kung saan nakatira si Balong. Yun lang ang tinanong ko sa kanya kasi marami siyang ginagawa noon at ayoko siyang abalahin. Noong araw ding yun ay umuwi ako ng Kapas sa pamilya ko pero hindi ako nagkwento sa kanila. Boy ka pa pala. Ito ang salitang salubong sa akin ni Papa pero si Mama ay niyakap ako at umiyak pa. Siya ang naging curious sa mga nangyari sa buhay ko sa loob ng 4 na taong wala ako sa piling nila. Nagkwento ako pero hindi ko sinabing may anak na ako at nawawala ito. Diretsahan kong sinabi sa kanila na kailangan ko ng parental consent nila dahil mag-aasawa na ako. Sinabi ko rin na hindi nila kailangan mag-attend dahil malayo ka ako ang Cagayan kung saan ako ikakasal. Gumawa sila ng parental consent. Nahanap din ni Mama ang birth certificate ko at si Mama lang din ang nangakong darating siya sa kasal ko basta't agahan ko lang daw ang magpadala ng telegrama para makarating siya. Magaan ang dibdib kong bumalik ng Cagayan noon Kuya Bono at habang nasa biyahe ako ay nag-i-imagine na ako sa gagalaping kasal namin ni Popong. Kinalma ko lang ang sarili ko talaga noon Kuya Bono tungkol sa anak ko. Tiwala ako na hindi siya pababayaan ni Balong kaya bumalik na ako ng tuwing araw upang masimulan na namin ni Popong ang pag-aayos ng mga papel namin sa pagpapakasal. Nakapag-file kami ng araw ng Martes noon. Huwebes ay nag-senomar kami. Biyernes ng umaga, nagluluto ako ng panindang ulam nung tawagin ako ni Ate Melody. May naghahanap daw sa akin sa labas, guwapong lalaki na mukhang mayaman dahil nakakotse ng maingay ang tambutso. Agad akong kinutuban kaya pinabantay ko sa kanya ang niluluto ko. Sa harap ng karinderya ay agad kong nakita ang kulay itim na kotse, lumang modelo pero maganda. Sa gilid ng karinderya ay nakita ko ang lalaking nakaitim ng jacket, nagyoyosi at nakatalikod. Pero kahit nakatalikod ay kilala ko siya, si Balong. Marahan ang paglapit ko sa kanya at tila naramdaman niya ang mga yabag ko kaya humarap na siya. Nakashade siya ng black Kuya Bono at tama si Ate Melissa. Makakapal nga ang mga alahas ni Balong at kahit mahigit isang dipa ang layo ko sa kanya ay naamoy ko ang kanyang preskong pabango. Balong? Tinanggal niya ang salamin niya at tumitig sa akin. Linda, hindi ako magpaligulig. Balong, nasaan ang anak ko? Nasa bahay ko. Saan?
malalaman mo kung sasama ka sa akin. Noon ay iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Linda, paano mo nalaman tong lugar ko? Matagal ko nang alam, Linda. Ilang beses na rin ako nagpunta dito para lang makita kita. Hindi lang ako nagpapakita sa iyo dahil hindi ko alam kung paano kita i-approach. Baka kasi galit ka pa. Ikakasal na ako, Balong. Alam ko. Nagsenomar nga kayo ng Huwebes, di ba? Pero Linda, kung magpapakasal ka sa iba, hindi mo na ulit makikita si Bimbo. Bakit? Balong, bakit mo ginagawa to? Nagkamali lang ako nun, Linda. Patawad. Pero ngayon gusto kong bumawi. Itatama ko ang mga pagkakamali ko, kaya sumama ka sa akin. Buuin ulit natin ang nasira nating pagsasama noon. Magsama-sama tayo, ikaw, ako, si Bimbo. Ikakasal na nga ako, di ba? Sabi ko. Muli niyang sinuot ang shades niya. Lumapit siya sa akin, halos magkadikit na nga ang mga mukha namin at binitawan ang madiing salitang ito. Hindi ka makakasal sa iba, Linda. Pinapangako ko yan sa'yo. Handa akong mamatay o makulong kung hindi kita mababawi sa lalaking yun. Tandaan mo yan. Pagkatapos nun ay tumalikod siya at tinungo ang kotse niya. Ang bilis ng pagsunod ko sa kanya dahil sinilip ko ang loob ng kotse dahil akala ko noon ay naroon ang anak ko. Halos mabangga ako ni Balong nung humarap siya matapos isara ang pinto ng kotse. May kinuha lang pala siyang nakasupot at inabot iyon sa akin. Tawagan mo ako, Linda. Bibigyan lang kita ng isang linggo. At uulitin ko, dalawang kamalasan ang papasanin mo kapag nagkamali ka ng desisyon. Una, hindi mo na makikita si Bimbo. Pangalawa, mawawala din sa iyong lalaking pakakasalan mo. Pagkasabi niya nun, Kuya Bono, ay sumakay na siya ng kotse. Pero bago niya isinara ang pinto nung nakaupo na siya, binuksan niya ang compartment sa harap ng passenger seat at inilabas niya ang baril. Tsaka tumango sa akin. Noon, Kuya Bono, ay parang nanghina ang mga tuhod ko. Sinundan ko ng tingin ang pag-alis ng maingay na kotse ni Balong, pero nanlabo ang paningin ko dahil sa luhang umagos mula sa mga mata ko. Bagong cellphone, nakabox pa ang laman ng supot na binigay sa akin ni Balong. Mayroon na rin kasamang SIM card at prepaid call card. Pinagpatuloy ko ang pagluluto ko nung umagang yon. Ni hindi ko binuksan ang box ng cellphone at habang nagluluto ako ay nakabantay sa akin si Ate Melody. Inuusisa ako sa kung sino yung kinausap ko at kung ano ang sadya niya. Sinabi kong siya, si Balong, ang ama ni Bimbo. Ang gwapo pala, sabi niya, at mukhang mayaman. Nakatoon ang paningin ko nung sa niluluto ko, Kuya Bono, pero umagos ulit ang luha ko. Umiiyak ka ba? Bakit? Anong pinag-usapan niyo? Hindi ko na lang makikita si Bimbo kapag nagpakasal ako kay Popong. At hindi lang yun, Ate Melody. Nagbanta pa siya. Handa rin siyang mamatay o makulong kung hindi niya ako mababawi kay Popong. Gusto niya mabuo ulit kami. Sumama ka sa kanya, Linda. Umalis ka na rito. Nagulat ako sa narinig ko kay Ate Melody dahil parang utos yung narinig ko sa kanya. Ano bang mali kay Popong, Ate Melody? Matagal ko nang nahahalata sa iyo na ayaw mo siya para sa akin. Linda, 16 years ang tanda ko sa'yo.
Kung tutuusin, parang nakitang anak. Makinig ka na lang sa akin. Bigyan mo ng pangalawang pagkakataon si Balong. Mahal ko si Popong Ate Melody. Minahal mo rin si Balong noon, di ba? Bata pa kayo noon. Normal lang ang magkamali sa ganong edad. Yung effort niyang pagpunta dito, yung pagbablockmail niya sa'yo para lang bumalik ka sa kanya, huwag mong baliwalain, Linda. At higit sa lahat, yung kagustuhan niyang mabuo ulit kayo. Linda, isa ako sa mga anak na walang hinangad kundi ang magkabalikan ng mga magulang nila. Mabuo ulit ang pamilya. Isipin mo rin sana ang anak mo na hindi mo na pala makikita kung magpapakasal ka dyan kay Popong. Eh paano si Pong, Ate Melody? Bata pa siya, Linda. Makakatagpo pa siya ng iba. Alas 9 ng gabi, nakaligo na ako matapos kaming magligpit sa karinderya. Noon ko palang binuksan ang cellphone, in-insert ang SIM card at nagpatulong ako kay Ate Melody na i-load yung call card. Tinawagan ko si Balong at tatlong ring lang ay tinanggap niya na kaagad ang tawag ko, pero ang una ko pang narinig ay ang tinig ng anak kong parang tuwang-tuwa naman. Oops! Wait lang, baby, ha? Si Mami tumatawag. Narinig kong sabi ni Balong na parang binibaby ang boses. Napangiti ako pero nag-init ang mga mata ko. Hello, Linda. Balong. Susundin na ba kita? May naninira ba sa akin? Sabihin mo nga kung sino. Ganito ang sagot ni Popong nung sabihin kong hindi na namin itutuloy ang kasal. Magkatabi kami noon sa pulang sofa niya na pinwesto niya noon dun sa parang waiting area ng car wash niya. Sarado na rin siya noon. Pasado alas 9 na kasi ng gabi. Wala, Popong. Walang naninira sa'yo. Saglit siyang natahimik at napatingin sa malayo. Hindi sa akin galing ang kwentong narinig mo, Linda. Si Kuya Alex ang nagkwento dahil ako, hindi pa ako handa noon na ibulgar sa iyo kung anong klaseng tao ako. Aamin talaga ako sa iyo bago tayo ikasal. Alam kong may ipagtatapat si Popong noon, Kuya Bono, pero hindi na ako nagtanong. Hindi tama. Hindi totoo yung mga kwento ni Kuya Alex, Linda. Ako talagang may kasalanan kung bakit ako iniwan ni Melody. At kaya ako nabarangay noon dahil nasaktan ko siya ng sobra. Oo, masama ako noon. Pero nagbago na ako, Linda. At ang mga nagawa ko noon kay Melody, hindi mo na kailangan magpaliwanag pa. At oo, naniniwala ako nagbago ka na. At sa totoo lang gusto kitang pakasalan dahil mahal na mahal kita. Kaya lang mahal ko ang anak ko. At nagbanta si Balong na hindi ko na makikita si Bimbo kung magpapakasal ako sa'yo. Linda, baka naman magawan pa natin ang paraan. Kung kailangang lumuhod ako at magmakaawa sa harap niya, gagawin ko. Huwag ka lang yung bawiin sa akin. Pong, di ba? Sabi mo nun, hindi ka naman talaga umaasa na ako na ang tamang babae para sa'yo.
At handa ka namang maiwan ulit. Kasi bata ka pa naman. Sinabi mo yun nung nasa tansa ka pa. Pero Linda, yung release na lang ng marriage certificate ang hinihintay natin. Lumuluhan na noon si Popong Kuya Bono. Pinili kong huwag na lang magsalita at nagdesisyon din akong huwag nang sabihin pa kay Popong ang tungkol sa banta ni Balong na handa siyang mamatay o makulong kung hindi niya ako mababawi. Alam ko kasing papalagan siya ni Popong. Ginawa ko ang nararapat, Kuya Bono. Pinili ko ang anak ko. Umuwi ako ng Mabalakat at doon nga ay nangyari ang gustong mangyari ni Balong. Sixteen years na ako dito sa Boraida, Kuya Bono. 2008 nung dumating ako dito at dahil napakabait na mga amo ko, maging ang mga anak nila ay nagtagal ako dito. Pero inuutos na ng anak kong si Bimbo na umuwi na ako dahil hindi lang siya tapos na sa kanyang kurso kundi pasado na rin sa board exam. Sila naman kasi talagang dahilan kung bakit ako nangamuhan dito sa Saudi Arabia. Matalino at masipag kasi mag-aral si Bimbo. Mataas ang pangarap niya at noong November last year ay isa siya sa mga pinalad na makapasa sa Civil Engineering Board Examination. 18 years old na rin si Zaidi, ang aking bunso. Matalino pero walang hilig sa pag-aaral. Isa siyang bakla, Kuya Bono, at sa edad na 16 pa lang noon ay nagtatrabaho na siya sa parlor sa Tugigiraw, Cagayan. At doon siya nakatira kasama si Ate Melody na hindi na talaga nag-asawa pa. Isinilang ko si Zaidi noong unang taon ng pagsasama namin ni Balong. Dalawang taon din kami nagsama, Kuya Bono. Dalawang taon lang dahil kalaunan ay sumama din siya ulit kay Ate Jenilyn. Nung magkabalikan kami ni Balong taong 2004, paalis na ulit si Ate Jenilyn papuntang Norway upang sumama sa matandang Norwegian na dati ay kapenpal lang niya. Nagkakasulatan na daw sila simula po nung cashier pa lang si Ate Jenilyn sa gasoline station kung saan sila nagtrabaho ni Balong. Pero nung time na nagpapadala na ng pera yung Norwegian, yun din yung time na isinilang ko si Bimbo. Noon na parang nagtanan sina Balong at Ate Jenilyn, nagsama sila sa Dinalupihan, Bataan. Nagpakasasa sa pera ng Norwegian kaya nung time na kunin ni Balong ang anak ko ay marami silang pera. Nagkita din kami na Ate Jenilyn nung araw na ihatid na siya ni Balong sa Maynila dahil kinabukasan ay flight na nito papuntang Norway. Dahil yun din yung araw na lumipat na ako sa bahay nila, bahay na naipatayo nila gamit ang pera ng Norwegian. At sa bahay na yun kami tumira ni Balong at Bimbo ng mahigit dalawang taon. Nung araw na yun na ihatid na ni Balong si Ate Jenilyn sa airport, minaliit pa ako ni Ate Jenilyn. Ang sabi niya sa akin, "Maganda ka lang, Linda. Pero alam mo, wala yan sa itsura. Nakita mo tong lalaking mahal mo, na agaw ko pa. At ngayon, makakatira ako sa Norway kahit na hindi mo ako kasing ganda." Nagparaya ng kusa si Ate Jenilyn, Kuya Bono. Dahil pinili niya ang Norway at isa pa ay hindi naman na daw niya nakukuha ang pag-ibig na inaasam niya kay Balong dahil ako pa rin daw ang mahal ni Balong. Minahal niya siguro ng dalawang taon dahil noong umuwi si Ate Jenilyn matapos sila maghiwalay ng Norwegian ay iniwan ulit kami ni Balong at sumama siya ulit kay Ate Jenilyn. Iniwan kami ni Balong
hindi dahil sa mahal niya si Ate Jeneline, kundi dahil mas giginhawa ulit ang buhay niya sa piling ni Ate Jeneline, at dahil hindi na rin okay ang pagsasama namin noon ni Balong. Umalis na rin kami mag-iina noon sa bahay nila. Lumipat kami sa maliit na bahay ni Ate Margie at Kuya Alfon na taga Guagua din. Mahigit isang taong gulang pa lang noon si Zaidi. Pero upang hindi sila makaranas ng kahirapan ay nag-abroad na lang ako, Kuya Bono. Silang dalawa ng kuya niyang si Bimbo. Dala nila ang apelido ko. O apelido ng papa ko, dahil hindi naman ako nakasal, Kuya Bono. Single mom ako na nagpakatatag na lang para sa dalawang anak ko. Malaki din siyempre ang pasasalamat ko kina Ate Margie at sa mister niyang si Kuya Alfon, dahil sila ang nag-alaga sa mga anak ko habang narito ako sa gitnang silangan. Magkasundo ang dalawang anak ko, Kuya Bono. Malaki nga din ang naitutulong ni Zaidi sa pag-aaral noon ni Bimbo. Dahil kapag kailangan ni Bimbo ng pera sa mga projects o pang-allowance niya, kapag malayo pa ang sweldo ko ay si Zaidi ang nagbibigay sa kanya. Sa totoo lang, kaya ko pang magtagal dito sa Burayda, Kuya Bono. Parang pamilya ang turing ko sa mga amo ko pati sa mga anak nila. 40 anyos pa lang din naman ako, at panay nga ang pangungulit sa akin ng mga amo ko na mag-asawa na rin para daw hindi ako tumandang nag-iisa. Pwede naman actually ako magkaroon ng kasama sa buhay, Kuya Bono. Sa isang lalaking mahal ko pa, pero komplikado na rin kasi kahit hiwalay na si Popong sa asawa niya ay kasal sila. At may tatlong anak si Popong sa babaeng yon. Pero si Zaidi na anak ko ang panganay ni Popong. At close silang mag-ama. Kaya nga nasa tugig raw ang bunso kong si Zaidi. Oo, Kuya Bono, anak ni Popong si Zaidi. Hindi ko alam na buntis pala ako nung magkabalikan kami ni Balong. Nagtaka lang si Balong nung iluwal ko si Zaidi dahil maitim ito, kagaya ng balat ng tatay niya. Inamin ko na noon kay Balong na baka anak ni Popong si Zaidi, at noon na nalanta ang pag-ibig sa akin ni Balong. Noong bumalik ng bansa si Ate Jeneline galing ng Norway, handa na ako noon sa buhay ng isang single mom. Malakas ang loob ko dahil nariyan si Ate Margie na hindi nagsawang sumuporta sa aming mag-iina, kahit may asawa na rin siya noon at mahirap lang din sila. Sabi ko nga, sana naging kagaya din ng puso at pagkatao ni Ate Margie ng puso at pagkatao ng kapatid niyang si Balong, pero hindi eh. Anyway, nakaraan ng lahat yun. At sa ngayon masasabi kong okay naman ako, dahil may dalawang anak naman akong mahal na mahal ako, at hindi ako tatandang nag-iisa dahil nariyan sila. Pero si Popong, Kuya Bono, ay hindi naman nakakalimot nga na magparamdam sa chat, kaya hindi ko pa rin totally isinasara ang chance ang baka madugtungan pa ang nasimulan namin noon, lalo na kapag nag-for good na ako, maybe this year. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Kuya Bono, at sana ay magsilbing aral ito sa mga kabataang iniwan ang magulang para magsarili ng buhay sa murang edad. Kailangan ninyo ng gabay. Ang mga pagalit nila, ang mga pagsesermon nila, tandaan ninyong ang mga iyon ay expression ng kanilang pagmamahal. Gumagalang at nagpapasalamat, Linda. Good na Linda, una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng effort, lahat ng pagkaabala mo sa iyong sarili para lang ma-share ang iyong napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig sa ating mga programa. Mga programa sabagat sinimulan ito sa Kahugot TV, at ngayon ay tumawid nga dito sa DKB. Kasi kailangan nating mag-upload dito, mga Kahugot. O sa ganun yung mga followers o subscribers natin sa Kahugot TV, ay mapasyal naman dito sa DKB. Anyway, again, thank you so much, Kahugot, na
Linda, kung bakit medyo sad lang ako ay dahil hindi ka nga nakasal, okay? Single mom ka pero nandun yung success and achievements sapagkat napagtapos mo ang iyong anak na isa ng engineer, civil engineer ngayon. Palakpakan sa bagay na yan. Kaya sabi ko sa inyo, hanga ako sa ating mga kahugot na OFW, sa mga kahugot nating domestic helper. Napakadakila ninyo talaga. Napaka-meaningful ng inyong mga buhay. Congratulations sa inyong lahat. Kayo talaga yung kumakatawan dun sa sinasabi nilang kayo ang bagong bayani. Saludo ako sa inyong lahat. Lahat ng OFW. At siguro pwede namang isang tabi na lang yung lungkot kung bakit hindi ka nakasal kasi meron ka namang dalawang anak. Ngayon, kung magiging naughty ang isipan ko ay isasuggest ko na patulan mo ulit si Popong. Kasi naalala ko, sabi mo, siya ay nasiyahan ka mo yung katawang lupa mo sa galing niya sa kama at ang kanyang sukat ay... Kaya lang, kung bakit kukontrahin ko rin kung sakaling isasuggest ko na patulan mo siya o makisama ka sa kanya, ang reason kung bakit kukontrahin ko rin yon ay dahil bakit hiwalay na naman siya sa kanyang asawa. Hindi ba? So there must be something wrong sa kanya. And siguro na sa klase ng... kaisipan mo o yung tibay mo na lang kung gusto mo mag-eksperimento, itry mo, pero huwag kang masyadong umasa. Huwag kang mag-expect na magiging solid ang inyong relasyon, okay? Just in case lang na gusto mo rin maging naughty, pero mas kung kaya mo namang hindi na, edi huwag na. Kaya lang 40 years old ay bata pa para sa akin. Fresh pa yan at sayang naman, hindi ba? So, ikaw na bahala. But again, pasasalamatan ulit kita at pupurihin sapagkat naging matatag ka. Ha? Naging matatag ka kahit na wala kang katuwang sa buhay, kundi yun lang mga kaibigan mong talagang nagmalasakit sa'yo. Congratulations din sa pagkakaroon ng Ate Lorraine, Ate Melody, at higit sa lahat, Ate Margie. Hindi ba? Congratulations. And it's really strange at nakakalungkot din na meron kang 11 na kapatid sapagkat sabi mo 12 kayo pero ni isa sa kanya sa kanila ay wala kang nahingan ng tulong ano at ang mga tumulong sa iyo ay yung mga hindi mo pakaano-ano. Kung minsan naging napakabuti talaga ng mundo na napakabuti ng mga ng ating Diyos sapagkat nagpapadala siya ng mga taong katulad niya. Congratulations, you're still lucky. You have almost everything except nga yung marriage contract. So, it's not late actually. Never too late. May mga kakilala nga ako, 50, nag-aasawa pa eh. Ano pa kayo yung 40 lang, hindi ba? So, siguro may aabangan pa rin ulit kaming kwento mula sa'yo, kahugot na Linda. And again, thank you so much. Okay? At sa ating mga shoutout, sa ating mga shoutout, ito ay mahigit 20 mga kahugot, ano? Upang sa ganun ay mapagbigyan din yung iba. Mahirap nga lang malabong mata. Mari Chris Dumlao Uzon, shoutout to you. Ganun din kay Jelmar Bareng, Jomar Tolentino Parbo. Pabati naman sa anak ko po kuya na magbabirthday bukas na kasalukuyang nag-OJT sa law office sa Tugigiraw. Happy 22nd birthday Joel Bert Batugal. I love you and miss you anak. See you the soonest. From your mother Carol Tangpalan Batugal. Congratulations. Jovi Buya of Sulanan, Nueva Vizcaya. Matagal na nating kahugot ito kaya lang ngayon lang ulit nagparamdam. Sana yung iba din ano, ng mga nauna nating kahugot ay magparamdam ulit. Jovi, shout out to you. And nasa na tayo? Julius Duran Uton of Palcatuao, shout out to you. Ganun din kay Kuya Maynard Castro, Ding Melanie Castro at sa lahat ng mga ama Hong Kong na nakikinig din po from Jacqueline Santos. Shout out Kuya Bono sa anak ko, si MJ Vargas. Ganun din sa Vargas at Monterosa family from Mark Jacob M. Vargas. Giselle Tomas, Bumalag of Kingdom of Saudi Arabia, shout out to you.
Shoutout family to Loza and Manzante Masingkal, Ilocos Sur, from Lin of Hong Kong. Pasyado po, Kuya Bono from Isabela here now at Tondo, Manila. And thank you again for the new upload. Waiting sa part 2, busy lang Kuya Bono. Malapit ko na matapos yung love story ko. Konting kembot na lang from Samuel Galupo. Aabangan namin yan, Samuel. Irma Linda Evangelista of Hong Kong, shout out to you. Ganun din kay Barbie Hart Montana and her family here in the Philippines. Shout out sa lahat ng mga listeners mo, lalo na sa mga taga Cagayan Valley, Santa Teresita, Gonzaga, Bugay, and Santa Ana. Ingat sa ating lahat from Rems Amistad of Hong Kong. Shout out kay Bono from, sa family ko dyan sa Bantukaling Mga Tarem, Pangasinan, Oligario family, sa anak ko na si Queenslyn at sa asawa ko na si Jeric. Ingat kayo palagi dyan. Kanayonak nga agdingeg kuya, isula pagliwliwaan from Roslyn all the way from Hong Kong. Okay, salamat Roslyn. Ani Solano Tobias of Hong Kong from Tagum, Davao, shout out to you. Jennifer Santos Orque Dupaya of Quirino Province, shout out to you and your family. Melanie Castro of Montalban from Dasun, Basi, Solana. John Ray Piltiling of Mountain Province, shout out to you at sa mga kasama mo. Carla Ligado Durupan Mundo of Kingdom of Saudi Arabia, shout out to you. Shout out ken Rohel nga kaduak ditoy na sorwa nagdingeg kenka sabay ikis from Joseph Sutil. Shout out kay paring Edison sa tindahan dito from Joe Gumaru of Santa Maria, Isabela. Yan kahugot ay 23 shoutouts. Okay? So aga-agahan next time magpagpapa-shoutout kapag nag-post tayo sa Facebook natin at nabasa nyo na may imbitasyon ng shoutout ay magpa-shoutout kaagad kayo. Muli, kahugot na Linda. Maraming salamat at sa inyong lahat mga kahugot sa panahong inilaan nyo na naman sa ating programa. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.